nung ano, basta may nakita ko sa YouTube, may mga Israelites daw bumabalik na sa Christianity. Bumabalik sa Christianity. Oh. Yan nga yung pag-usapan natin mamaya. Amen. Pero malabo yun. Pero yung iba kasi, ang ginagawa nila, discarded nila, parang ano, mga... Ano ba? Parang pinapre-empt nila na parang wishful thinking lang yun. Sana ganun, pero malabo kasi nasa batas nila yung bawal nga. Bawal ka mag-migrate doon. Bawal ka maging citizen, hindi ka Udyo. Christianity, i-renounce mo yan. Dati ka naniwala, pero gusto mo maging citizen ng Israel, alisin mo yan. Susumpa ka sa kanila. Dina, simula ngayon, hindi ako naniwala kay Jesus. Gaganong pa. So, hindi yan basta-basta, di. Itong mga to, minsan nag-aaral sa YouTube, ano eh. Guling iba. Pero malabo yun. Actually, yung experience ng mga totoong soul winner, malabo yun. Kasi talaga tinanim sa kanila, galit sila kay Jesus, kasi yung ibang branch naman ng Israel nga, atheist. Ang hirap nun, di basta-basta yun. So sana, oh, sana yun. Pero, sana nakikita ko, hindi. Anyway, may question pa? Sige, ano tayo, may tanong ha. Nakakasunod pa ba kayo? Wala pa yung dalawa eh. At tapos na tayo. Sir, kung hindi po sila naniniwala sa impyerno, ba't tuloy sila sa impyerno? Yun, ang galing. Yun ang gusto mo. Kasi nga, galit ba di? Pag galit ka, ano yung gusto mo, ano, sabihin mo. Ano lang may masabi. Kasi alam nila, ibang tao naniniwala sa impyerno. So, kapag nabasa na sa impyerno, pero actually, hindi naman natin. So again, may comment pa kasi dito, sabi nila, hindi naman totoo yun. Actually, yun, maraming tao, di ba? Hindi lahat ng Udyo, pinakanakalot, pinaniniwalaan mo lahat o pinaniniwalaan ng lahat ng Udyo. Hindi, gano'n. Obviously, may mga ilang items na pinaniniwalaan mo, yung iba hindi. Okay? Pero yung sinasabi natin ngayon, marami ito, mga Udyo ito eh, mga rabay yung pinausap ito. Kinausap lang niya, in-interview niya, na alam nila yung pinainiwala. Eh, sinabi din ang pinilit yun. So, lumabas sa bibig nila, hindi pala sila iniwala sa mga ganang bagay. Ngayon, sinabi ko sa inyo, si Jesus nasa impyerno, nasa Talmud yun. So, kung yung mga rabay ngayon, hindi nainiwala sa hell, baka yung panahon nila, yung mga ibang rabay doon, nainiwala pa kayo. Okay? So, dito tayo sa next item natin. Yun na yung nangyari, ha? Pero bakit sa panahon natin ngayon? Alam nyo ba nangyayari? Bakit ko kanina? Sino may kilala dito kung andun yung profile nila? I stand with Israel. Nakita nyo na yun? May kilala tayong girl? Ako, sinasabihan mo yun eh. Ang pasto pa nga eh. Oh, saan yan? Okay. I stand with Israel. Sabihin kasi nung nag-gera sila, siyempre hati yung public opinion. Yun ang loko-loko, si Palestine ba o si Israel? Eh, nagbobombaan sila pareho eh. Okay? Kaya yung itong mga to, I stand with Israel, yung sabihin, tama lang Israel, nagbombayin sila, pero hindi sila tamang bombayin. So, ganyan yan. So, bakit nangyari ito? Yung tanong. Kasi dati hindi ganyan. Okay? Ngayon, pag iya, katulad niya, kunwari, sinabi ako na isang pastor, nakalagay sa kanya, I stand with Israel. Pastor, bakit kayo po Israel? Bakit? So, nangyari sa akin yan, as din. So, sabi na lang, inagalang ko yun, magaling yun. Kaso, yun, kaya tanong ko lang mo, baka mali ako. Diba na huli? Ay, hindi ako magtalo sa'yo, basta kailangan people of God. Pero wala silang masabi kasi wala naman talaga silang pagkukunan. Okay? At ngayon, i-label ka lang nilang anti-Semite. Okay? Sabihin, eh, may mga nakinig ka siguro mga laban sa ano, mga anti-Semite. Yan ang label nila. Alam niyo, label? Label. Kunwari, nakita ko si Yesha, kunwari, Catholic ka. Le-label ka na. Mga idolater. Lahat ng Catholic. Diba? So yun na may tama yun kasi sumusunod sila sa leader nila. Pero hindi ko li-label. Pag sinabi label, ganun ka na. Para sa akin, ganun ka na. At yun ang gumagawin kasi may label ka na eh. So,
Kinusga, exactly. Para, pag nilabel ka na, pag na, kilala mo si Yesha, anti-Semite yan eh. Ah, oh, ganun pala yan. So, automatic, sira agad siya sa'yo. Style yan, kahit ng mga bata eh. Diba? Mali yun, tayo, ginagawa natin, kaya nakikita nyo sa ating pag-studies, diba, pag nag-aaral tayo, in-specify natin, ano ba yan? Lahat ba ng Hudyo? Ganyan, hindi. Lahat ba ng Hudyo? Antichrist? Hindi. Yung pag sinabi nyo talaga sa'yo na si Kristo ay sa impyerno, kaya ano yun? Sir, ibig sabihin po may mga Diyos po naligtas? May naligtas kasi ang Diyos, ano yan, anak ano, ganyan, ganyan, ganyan ang paniwala nila eh. So, pag hindi siya, ito maganda sa iba. Pag hindi sila masyado, parang Catholic din. Tsaka pinag-usama natin ng Thurs, noong last Sunday, kay Soriano, di ba? So, marami silang tao. Pag nadoktrinahan yan, yun ang mahirap maligtas. Yung mga andito lang, nag-isama-sama lang, kasi wala ka ibang church eh. Hindi dinala ako ng magulang ko dito. Yun ang madaling mawin. So, pero ang problema nga sa mga Hudyo, talagang malalim yung kanilang paggalang kay Jesus. Pero yun nga, hindi lahat. So, yes, pwede maligtas. As in, simple nga na yun, si Peter maligtas. Mga Hudyo yun eh. Right? Okay. Pastor, dad. Eh kung si Jesus po nasa impyerno, ano po yung sinasabi sa sarili na sa langit? Ha? Kung si Jesus po nasa impyerno, ano? Saan po siya magpupunta? Sino? Yung Talmud po. Okay, ulitin ko ha. Sabi lang nila yon. Sabi ng Talmud, si Jesus nasa impyerno, hindi totoo yun. Okay? Kasi galit sila kay Jesus, sinasabihan nila ng gano'n. Hindi totoo yun, alam natin. Si Jesus, napunta lang 3 days and 3 nights, pero nabuhay mo muli. Hindi, wala si Jesus sa impyerno ngayon, okay? Masagot ko ba? Okay? Sa sarili ko nila, kung saan po sila mabupunta lang ito, si ay ang mga Hudyo, naniniwala na sa impyerno si Jesus. Depende yan. Kasi, basta na daw po kung sakaling mamakita sa mga Jesus. Ganito yan. Anong pinagkaiba? Kasi pwede kasing naloko lang din sila. Kung yun ang tinuro sa kanila, tulad ng mga iglesia ni Malala, si Kristo ay tao lang. Di Kristo tao lang. And, sinira natin. Diba, depende sa kanila kung tatanggap sila o hindi. Diba? Kasi, bibigyan natin yung ito. Sabi ng Bible eh, ginagamit nyo rin ito eh. Sabi nyo. Ngayon, pag napatunayan natin si Kristo ay Diyos, mamimili sila ngayon. Si Kristo ba'y tao? Talagang pinag-tinuro sa kanila? O si Kristo ay Diyos, according to the Bible. Pag hindi tumanggap yun, impyerno yun. Pero may pag-asa pa, di ba? Pero pag yun yan, gano'ng kalalim sa iglesia, mahirap, nakuha. Ganun din sa Hudyo. Naniniwala silang nasa, si Jesus ay nasa impyerno kasi tinuro sa kanila yun. Hindi automatic yun na reprobate sila. Okay? Magaling, mabuti naman ang Diyos, hindi naman automatic. Tatay mo, atheist ikaw, atheist din. Hindi. By faith nga yan. Pag narinig mo yung gospel, ikaw yung mamimili. Okay? Pero as a nation, reprobate na sila. Ano yun? Ibig sabihin, hindi na sila pwedeng maging people of God ulit. Kasi nga, pinili mo nila na si Jesus ay reject nila eh. Pinatay nga nila eh. Okay? Sa loob din po sila na yung diwala sa impyerno, pati po sa lang, wala lang ganun din. Nagin din lahat ha, pero yun yung mga leaders nila eh. So kung yun nagtuturo, ganun, ano yung tuturo sa iba? The same. Yan kasi kaya rin, malumang information naman malaya eh. So yung iba dyan, masyasyaran, yung iba magkaroon sa religion nila, yung iba maniniwala. So pero malawakan yan, hindi sila niniwala. Okay? Di ba tayo tapos dun ha? Bakit naging silang pro-Israel? Ito po yung nangyari. Ito pala yung dati, okay? So, tamang aral, nasabi ko naman lagi sa inyo to, dahil ni-reject nila si Jesus, anong gagawin ng Diyos? Iyak na lang. Iyoko na. Sige, panalo na kayo. Hindi, magaling ang Diyos eh. Diba? Sa kanya lahat eh. So, ang ginawa niya, parang John 1:12, di ba? As many as received Him, gave Him power to become the sons of God. Ayaw nyo, liwag. Merong iba. Di ba? So kaya ngayon, according sa, ito muna yung mga sinabi sa kanya ng mga Catholic, ano to, ang forefather. Di tayo naniniwala sa kanila sa lahat ng bagay, pero gusto ko lang ang sabihin na itong pagsuporta sa Israel ay bago lang sa mga
Kristiyano. Kasi dati yung mga Kristiyano, at least yung mga kahit Kristiyano yan, quote-unquote still, sila ay hindi naniniwala sa mga Udyo. Alam nila yun. Hindi nila sabihin pareho tayo kasi nga, labo eh. Okay? So ito yung mga sinabi ng, ito yung totoo, okay? At tinuturo ng mga Kristiyano dati pa. Sino na yung people of God ngayon? Ewan, mala, inabisado na natin yun, di ba? 1 Peter 3, 9 and 10. Ano sa nagubi sa'yo? But, ano yun? But ba yan? For we are a chosen generation, a royal priesthood, a peculiar people. So, masaya na nga natin. Show the places of Him, di ba? That called us. Sorry, ito pala. 1 Peter 2, 9. But ye are a chosen generation, paibasa rin dito. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light, which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Okay, so yun ang tinigong verse na sa akin na kausap sa YouTube, Facebook, no? Nagpakilala ko siya kay Isho. 29 years na ako nagtuturo sa Bible School. Na ikaw, Ace. Nagkaroon ka mula sa Bible School. Kasi walang nation. Ang Kristiyano hindi nation. Nakakita ko pa ng nation ng Kristiyano. Hindi binasa ko to. Sino people of God ngayon? Mga Kristiyano. Ang tawag sa atin, Holy Nation. Hindi. Ay, mga Hudyo yan. O, di ba? Paano naging Hudyo yan? Sabi dito, nung dating panahon, hindi people. Pero ngayon ay people of God. Dati hindi obtained mercy kasi Gentiles eh. Pero ngayon ay nag-obtained mercy. Pwede mo sabihin Hudyo yun. Eh, matagal na silang people eh. So ano yung bagong nation ngayon after ito kay Peter? Hindi mga Kristiyano na. Hindi yung maintindihan niya, mag-aaral ka muna sa Bible school. So paano na sinabi na hindi enough yung Bible, yung Bible school lang magdidikti at ganun talaga nangyayari. Nakalimutan yung pangalan eh. Pero, natawa lang ako, pero naawa din ako. So, malinaw ko na, now the people of God, mga Christian. So, yun ang replacement theology in a nutshell, okay? Pinalita ng church yung Israel, kasi yung Israel, mga Hudyo, inayawan si Jesus. Hindi sila pwedeng people of God, nireject nila si Jesus eh. So, sino na kayo yung gagamitin ng Diyos para sa mundo, para may proclaim na kaligtasan at ang kapurihan ng Diyos. Sino? Hindi na yung mga Israel. Sino? Mga Christian. Yun ang replacement theology na natural at yun ang tama. Okay, pwede mo sabihin dyan, superseded. Bukod sa replacement theology, sabi na dyan, super cessationism. Okay? Ito yung mga, naku, hindi ko nakuha, pero na-screen capture ko yun eh. Basta ito mga Catholic forefathers, John Chrysostom, Augustine, Calvin, Martin Luther, galit na galit din sa mga Odia. To the point na nagsulat si Martin Luther, ang huling libro niya ay ang pangalan, The Jews and Their Lies. Catholic yan na naging Protestant. German priest na naging nagkinalaban niya yung, di ba, nagdaanan natin ito sa ating church history. Very sikat yan. So in a way, kakampin natin yan, kung sa Catholic, pero in a way, hindi. Kasi nga, priest din yan, marami siyang nadala, nagbabaptize ng baby yan. So, anyway, still, historically, meron tayong masasabi na hindi nila niyakap yung mga Hudyo, yung mga dating Christian, okay? Okay, so ano nangyari? Ba't tayo niyakap natin yung mga Hudyo, right? Meron nangyari, dadaanan din to natin sa ating seminar sa King James, di ba? King James seminar natin, may isang tao na nagpapangalan, Cyrus Scofield. Ano ba? Ay, basta si Scofield,
ay isang napaka-godly person, o baliktad. Hindi siya godly person, siya ay divorced, alcoholic, lawyer, na meron siyang kaso pang, na matingan siya makulong. Okay, naging preacher bigla-bigla. At siya naman ay nagsulat ng sarili niyang Bible. At gusto niyang gamitin yung ibang translation, kaso sikat dati is King James, kaya kinamit niya King James. So, natindihan niyo ba? Hindi godly person to, biglang naging preacher. Bakit kaya? Hindi siya man. Okay, pwede yun. Kung yung ginawa niya after that is maganda. Makikita natin, ang ginawa niya hindi maganda. Okay? Siya ay maraming pera, tapos nag-publish nga siya ng kanyang Bible, sarili niyang Bible. So, King James naman, kaso, ang daming notes, ang dami niyan. Actually, may tinanong ako isang beses yun, ng book. Sa halip na pakita sa akin kung nasan yung verse at pinag-uusapan, ang binasa niya yung Scofield notes. Hindi yung Bible, amen? So, kinopy yung Bible, tapos itong interpretation niyan. Di ba nakita ng Bible na gano'n? Okay, Scofield Bible, yan. So, yung Scofield Bible na yon ay punong-puno nga ng kanyang commentary. Yung commentary niya naka-incline sa pro-Israel tsaka Zionist. Okay, ano yung Zionist? Okay, sabihan ko yung Zionist. Ito yung Zionist, ito po yung maka-Jerusalem, maka-Israel. Ibig sabihin, yung time kasi po ay pinaalis sila ng 70 AD. Nakita niyo kanina yung film. Dinabutan ni Chelsea. Pero film kanina, after ni-reject nila si Jesus, sinabi ni Jesus, sasakupin ang Israel dahil dyan. So after mapatay ni Jesus, matagal ng panahon, ilang years, 70 AD, sinakop, sinulog, sinira yung temple. Nangyari, di ba? So hindi na sila agad nakabalik doon kasi pinagbawal sila doon. So, ang tagal walang Hudyo sa Israel. O sa Palestine, tawagin natin Palestine yung lugar. Okay? Kaya itong mga pro-Israel ngayon, gusto nilang makabalik doon, ang tawag sa movement nila is Zionism. Zion. Kasi nga, pinapersecute sila sa kahit saang bansa, pinapaalis sila. Kasi nga, mga Hudyo kayo, kami, Kristiyano kami, pinatay niyo si Jesus eh. Ganun yun. At isa pang dahilan is, nauna na tuloy, pero sinabi dyan, mga money lender to. Mga sila nag-umpisa ko siya din yan eh. Kaya mayaman to mga to. Sabi sa Bible, huwag ka magpapatubo sila na paagal yung magtubo. Usurer. Okay, ayun ha, tapos napaloy ako. Pero si Scofield ay may secret society, Lotus Club, ganyan, marami siyang pera. Bigla-bigla, yung kanyang sinulat na Bible, bakit ang ano, patok na patok? Kasi may backup ng mapera. Pag pinublish yan, hindi basta tayo nagpapapublish. Ngayon, madali yung magpublish sa Facebook, diba? Pero sila, bago ka magpagpalimbag, i-distribute mo yan, kailangan ng maraming pera. Paano sa kumuha si Scofield noon? Walang nakakalap. Pero, parang alam na rin natin, kasi bakit? Ano mong ginawa ng Bible niya? Naging pro-Zionist yung mga tao, mga basa nun, tsaka mga preacher. Sa palagay nyo, sino yung nag-pondo nun? Wala tayong ebidensya eh, pero malamang yun na yun. Okay? Kasi bakit ka naman magsusunod ng pro-Jew na Bible bigla-bigla at susuporta ang kanila? Okay? Again, hindi natin alam ha. Pero malamang sila yung susuporta nun. Okay? Parang pandemic, tama. Kasi, mamaya pupunta tayo doon. Kasi sino magsusuporta ng agenda nyo? Sige nga. Yung mga napaburan. Yung mga napapaburan. Ang tawag sa panahon natin yun, mga lobbyists. Okay? Alam niyo ba yun? Dami nyo natutunan, ha? Nakasunod pa ba kayo? Kunwari itong mga, di ba, pinagbabawal na dapat yung tabako. Kasi nakasira yan eh. Ba't may tabako pa rin? May mga lobbyists. Kung matino yung mga mambabatas natin, nakakasira yan, bandang huli, namamatay yung mga tao, bandang huli, mga public hospital, gumagastos tayo. Kasi dahil sa Yossi, ba't di ka gumawa ng batas? Na yung bawal na yan, wala nang
na namang silbi sa atin yan, ha? Papagastos pa tayo. Bakit sila hindi pinagbabawal yung Diyos? May mga lobbies. Ibig sabihin sila yung lalapit sa pangbabatas, huwag mong pangbawal yan. Ito yung ano. Intindihan nyo? Bata pa kayo, alam nyo yan. Ganun yun. Okay? Ganyan kadumi ang politika natin. Anyway. Paglas. Yun, lobbyist. So, kaya yun ang unlock dito. Okay, wala akong masabi sa inyo yung ebidensya. Pero, ano lang, parang pandemic nga. Masabi mo, Pastor, parang mo, ba't si Bilge sinisisi mo? May ebidensya ka ba? Eh, siya yung kumita ng gusto eh. At siya yung nag-predict. Siya yung nagbebenta ng idea na in the future, hindi problema ang nuclear bomb, ang masama, ang uubo sa atin, coronavirus. Siya nagsabi nun eh, o ano nangyari? Pwede mo sabihin na ano, nagkataon lang yun. Tapos siya yung umaman, siya yung nakapwest na ako, siya yung nakaposisyon doon. Ano ka bata, nakalakahapon. Siya yun, okay? May ganun din dito. Bakit po pondahan yung Bible ng ano ng isang lawyer na failed, alcoholic, yun nga. Kasi nga, merong accomplish yun. Okay, at ang na-accomplish yun, according sa ating na-observe, nabasa, eh, naging, tawag dito, umabol yung public opinion sa mga Israel, Hudyo. Ganun nangyari. After nito, Scofield dito ha, Scofield Bible. Okay? Tandaan nyo yan. Kaya, huwag kayong mag-ano, gusto nyo yung Scofield, di yan, pero huwag nyo titiwalaan. Okay? Kahit kayo, pinamimigay sa amin yun sa mga pasto. Mas tuntuwa naman yung ano. Eh, may mga alam, natawa ako sa last conference namin ng ano, kailan yun? Sa Baguio. Meron kami guest speaker ng mga Amerikano. Magaling, mga scientist. Bina natin yung Scofield eh. So, kumanin sa iba. Anyway. Okay, ito naman yung mga ginagamit nilang Bible ngayon. Scripture. Para paboran ng tao si Israel. Okay? Bakit we stand with Israel? Kasi pinangako ng Diyos. Sila ay binasa natin kanina, basically. Genesis. Well, dami na natin Bible na, diba? Wala sa history. Ako na lang, ha? Nabasa natin ito kanina. Sabi dyan, I will make thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. I will bless them, and bless thee, and curse them, and curse thee, and that in thee shall all families of the earth be blessed. Kita mo na, pag sinuportahan mong Israel, pagpapalain ka ng Diyos. Nakita niyo ba yun dyan? Sinong pinakausap ng Diyos? Si Abraham lang. Hindi, sinabi ko na, ito, si Hudyo Conali, si Sandy. Ay, tutulungan kita para tulungan din ako ng Diyos. Nandito ba yun? Wala. Sabi dito, si Abraham ang pinangakuan niya. At yung pangako, yung blessing kay Abraham, pinasa niya sa mga anak niya. Pero again, hindi yun dahil sa dugo. Kung maalala nyo, sana maalala nyo, kung magbabasa kayo ng Bible, pwedeng maging Hudyo yung mga Egyptian, kahit saan ka pang galing, basta sumamba ka lang sa tunay ng Diyos. At ikaw naman ay magkakaroon ng karapatan na katulad ng mga meron sila. Yun ang sabi sa Bible. So, hindi yan by race. By grace pa rin. Kahit sa Old Testament. Okay? Kung sila kakalabanin ka ng Diyos. Hindi, si Abraham yun. At bandang huli, sino yung son of Abraham? Mga mananampalataya din. Punta tayo doon. Okay? Ay, dito naman tayo. Galatians 3. Sino ba yung anak ni Abraham? Sa pangako. Okay? Kasi alam nyo si Abraham may unang anak, di ba? Sa labas, sa bali, si Ismael. Pero sabi sa Bible, sino talaga yung anak? Si Isaac. Pero, sino pala talaga? In-explain mo dito yun. Okay? Okay ba sa religyo? Now to Abraham and his seed were the promises made.
He saith not, and to seeds, as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. Okay, so sino to yung seed? Christ. Diba seed yung anak? Yes, pero dito in-interpret sa atin ng New Testament, kasi kahit tingnan mo sa Old Testament, uy, may nakawala ang bata mo dito. Mauhulog yun dito. Kahit tali. Okay. Kahit tingnan nyo pa sa Old Testament, sa pag-seeds kasi, mga lahi mo yun. Tama naman yun. Kaso, sinabi ito seed. Anong tataka pa? Sino yun? Isa lang. Isa lang eh. Kasi sinabi sa atin dito sa Galatians 3.16, ito ay si Kristo pala. Okay? And this I say that the covenant was confirmed before of God in Christ the law which... Ah, sabi yun. Sa pananampalataya. Actually, kay Jesus, salaman din. Pero, dito sa 29, tinan mo, sino pala talaga yun? Kaya baka kami siya doon sa akin. Nagkakabi siya doon mo kayo, ng chapter? So, nag-start na. Okay. And if ye be Christ, makibasa ready, go. If ye be Christ, then are you Abraham's seed, and heirs according to the promise. Okay, sa Tagalog, kung kayo ay kay Kristo, sino ba yung na kay Kristo? Yung mga Kristiyano. Maraming ng palataya. Kayo ngayon ay anak ni Abraham. At, pag sinabi heirs is tagapagmana, according to the promise. So, pinangakuha tayo ng langit, okay, at saka yung blessing pa, pero especially langit. Kagaya ni Abraham na pinangakuha, ikaw din ay pinangakuha na therefore, anak ka ni Abraham. Oh, so paano yan ngayon? Diba? So may conflict sila ngayon na hindi ka pwede maging very strict sa salaman lang. Kasi, sinabi pala sa Bible, especially mga Kristiyano, ha, tayo. Hindi tayo dapat humahanga sa mga anak ni Abraham lang sa laman. Amen? Saan natin dyan yun? Okay. Question? Ito si sabi ko kanina. Tingnan natin ito sa internet. Hindi ko natin lagay dito kasi para live. Okay, why? Jews expelled from what nations? Okay? Okay lang yan. Yan, okay? So yung mga Hudyo po ay tinataboy. Ngayon, sinasabi nitong mga pro-Israel, kaya daw sila tinataboy kasi pinepersecute daw sila. Alam yung pinepersecute? Sila ay, alam na, parang mga Kristiyano, wala kang ginawang mali, tapos inuusig ka. Yun ang persecution. Pero, yan, ang dami, oh. So, paulit-ulit, ina-expel sila. Bakit kaya? Dahil mabuti ba sila? Ikaw, kunwari dito, meron ditong negro, kapitbahay mo. Ay, dyan. Ay, tanong mo nationality yan, pero bait, masipag, magalang. Magagalitan mo ba yun? To the point na, paalisin niya itong medyo na ito dito. Lakang pakilam itong anong kulay niya. Basta mabait eh. Blessing sa iyo, di ba? So, sino yung mga taong ine-expel? Yung mga sinusuka ng lipunan, amen? So, ito po yung, dali, dito tayo sa umpisa. BCE, okay. So, ito yung before Christ pa? Ito ba ito? Oo. Pero hindi, before, after na ng 70, okay? So, ito, starting 100 AD, wala pa nga dito yung 135 eh. Kasi sa 135 AD, doon talaga sila in-expel sa Palestine, talagang pinagbawalan sila. Binarikadaan sila, pag Hudyo ka, bawal na bawal ka dito. Kaya sigurado po tayo na wala ang Hudyo doon from 135 AD hanggang doon sa 1948. Yan. Okay? So yan, pinagbawal sila sa Cyprus, pinagbawal sila sa Alexandria, nagbawal sila sa Minorca, di ba lang saan yun?
Pinagbawal sila sa madami yan. Basahin ko na lang. Sa Mainz, sa Morocco, sa Bavaria, sa Spain, alam ko, pinagbawal sila doon. Sa Naples, sa Italian, sa England, sa Pilipinas hindi, kaya sinumpa tayo. Sa Bavaria, sa may Bavaria, Germany? Barbara. Paso, mga city kasi ito eh. Kaya nilista yan sa Spain, Bavaria, sa Italy, sa Portugal, sa Nuremberg, Berlin, Germany na naman. Dami! Sa Milan. Ba't kaya pa ulit-ulit sila ay pinapalayas? Pinipetisyon po sila ng mga tao. Kasi, siyempre, mga Christian nation, malalaman nila, galit kay Jesus to, ba't nila sila hayaan dito? Matindi po nila. At yun nga, sila ay predatory lending. Sabihin, papa, mahihiyama magaling sila. Okay? So, aanihin ka nila, papautangin ka nila, parang mga Indiano. Pero yung mga Indiano to, pag binayaran niya, wala kang magawa yun eh. Siwala lang yun eh. Sila hindi, may sistema sila, ikaw ang mahihiyari. Kaya, yung time na nalaman ng tao, kung bina ito mga tao, tayo pa yung na-oppress, ha? Pinalayas nila. Again, back sa Bible, bawal yung magpatubo. Okay, so ngayon, sila ay pinapalayas. May nag-post nila. Ito yung si Theodore Herzl, founder ng Zionism. Okay, ito yung, again, Zionism, yung gusto nila magkaroon ng sariling bansa. Ngayon, kung wala kang bansa, paano ka magkakaroon ng sariling bansa? Ha? Pwede kang bumili. Okay? Pwede kang magsakop. Magkira. Kasi hindi sila ganun ka makapangyarihan. Militarity. Okay? So ginawa po nila, lying in wait of the justo eh. Magaling silang pailalim. So may kinausap sila, ang malakas doon yung UN, after lang World War I, yung part ng kanilang sakupan, yung Israel, then the, ang dami na nagsakop niya, paulit-ulit na. Okay? Pero, gusto nila magkaroon ng nation, gusto nila doon mismo. So nakuha nila yung pabor nitong mga English politician, which is yung sumikat nga doon si Lord Balfour, kasi meron siyang Balfour Declaration. Sinulat niya kay Rothschild. Rothschild, ito po yung napakayaman. Ito nga yung kasi yung mga lender, money lender. Okay? Papautang yan, papatubo, bandang huli, mayaman yan. Okay? So interestingly, sinuportahan sila. Okay? Nakasunod pa? Ngayon, so what? Sino ba yung Rothschild na yan? Okay? Kaya kailangan natin next na aralin. Sino ba yan? Ba't napakamakapangyarihan naman yan? Ba't sa'yo sinusulatan? Na, oy, sinuportahan na tayo. Ibigyan daw tayo ng sariling bansa. Bakit kay Rothschild? So, di tayo next. So, bilis lang to. Who are the Rothschilds? Rothschild. Ulit-ulit ha. Hindi ba ito.